Taong 1997 nang unang magsagawa ng medical mission ang Operation Blessing Philippines sa labas ng bansa. Ito'y sa bansang China, kung saan marami ang nabiyayaan ng libreng pagpapagamot. Hindi malilimutan ang himalang natanggap ng pasyenteng si Xiaoling. Nadiskubre ang malaking mayoma sa kanyang matres, bunga marahil ng pagsasailalim niya sa 10 abortion. Naglaho ang mayoma sa kanyang matres. The mass wasn't there anymore. I just have to believe that miracles do happen. Sa Vietnam, mahigit 200 cataract patients ang naoperahan at muling naglinaw ang paningin. Bagamat isang komunistang bansa, malayang na ipanalangin ng ating mga doktor ang mga pasyente upang kahit papano'y maipadama sa mga Vietnamese ang kalinga ng Panginoon. It touches our heart. We want to do more. Sa Cambodia, nakiramay ang Operation Blessing sa mga naghihirap nitong mga mamamayan. Isa na rito ang lolang ito na inoperahan ni Dr. John Tabihe. Tinanggal ang bukol sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking tuwa ko nung yumakap siya sa akin. Malaking kapalit doon sa mga pawis na tumulo sa atin para pagpapaopera ng bukol na yun. Sinusuong din ng Operation Blessing ang panganib upang tulungan ang mga taong biktima ng gera gaya ng sa Iraq at Afghanistan. Sa ospital na ito sa Kabul, sa kauna-unahang pagkakataon, isang doktor at hindi midwife ang nagpaanak sa babaeng Afgano. Kasama sa medical at dental na atensyon, naturuan din ng mga Operation Blessing volunteer dentists ang mga kabataan ng tamang pagsisipilyo ng ngipin. Nagsagawa ang Operation Blessing ng disaster relief operations sa mga bansang India at China na niyanig ng malalakas na lindol. Marami ding Operation Blessing volunteers ang sumaklolo sa libu-libong biktima ng tsunaming humagupit sa Indonesia noong 2004. Dito'y nagsagawa din ang ating mga kababayan ng trauma counseling para sa mga batang naulila sa tsunami. Mahalaga para sa Operation Blessing na maipadama sa lahat ng taong kanilang nakakasalimuha ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa inyong pagbibigay, kaduguman o hindi, patuloy tayong hahayo sa buong mundo. At gaya ng ipinangako ng Diyos, dahil sa pagpapalang ipinagkakaloob natin sa ibang bansa, maging ang Pilipinas ay pagpapalain din.